Noong nakarang video ay pinakita ko yung Philippine Military Defense Budget ng taong 2020. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang Military Defense Budget at mga bagong armas na bibilhin at ang iba ay for delivery na para sa taong 2021. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para kayo ay updated. Inihayag ng Pangulong Rodrigo Duterte na ang budget ng military sa susunod na taon ay aakyat ng 11% para sa buong taon ng 2021. So ang Philippine military ay makatanggap ng $4.3 billion para sa Military Modernization Program. Kumpara ito sa nakaraang taon na ang military budget ay nasa $3.8 billion lamang. Ang Department of National Defense ay makatanggap ng ganitong kalaki na budget para mai-address ang terrorism sa bansa. At ang budget din na ito ay gagamitin para sa Philippine Modernization Program. At ang pinakamalaking recipient sa budget na ito ay ang Philippine Army. Makatanggap sila ng 96.8 billion peso. At ang Philippine Navy naman ay makatanggap ng 31 billion peso. At ang Air Force naman ay makatanggap ng 29.8 billion peso. So ang Air Force ay ang pinakamaliit sa lahat na makatanggap ng budget. At ang ating Air Force ay magkaroon din ng bagong kagamitan gaya ng tinatawag na Air Surveillance Radar System. At ang deal na ito ay na-award sa isang Japan Mitsubishi Electric Company. At ito ay nagkahalaga ng mahigit sa $100 million. Napakahalaga kasi ng kagamitan na ito, itong tinatawag na Air Surveillance Radar System, ay dahil dito na-detect at na-locate at na-track ang iba-ibang malalayong target gaya ng mga airplane at mga unmanned aircraft. So, ibig sabihin lahat na di-detect. At sa Navy naman, magkaroon tayo ng bagong warship na ang tawag ay BRP Antonio Luna. Ito'y pumangalawa sa Jose Rizal Class Frigate na in-order ng Philippine Navy. Ang frigate na ito ay multi-role guided missiles, kaya naging powerful ito. Ang barko na BRP Antonio Luna ay dinidesign ito at ginagawa ng Korean shipbuilder na Hyundai Heavy Industries. At ito ay matapos o ma-deliver sana noong nakaraang buwan ng September. Pero dahil sa maraming mga modifikasyon, kaya nadili ito at na-reschedule ang delivery nito for the next year sa buwan ng March 2021. Pero ayon kay
Philippine Navy Chief Vice Admiral Giovanni Carlo Bacardo, mas maaga ito ma-deliver kaysa naka-schedule na buwan ng Marso dahil ito ay matapos o ma-deliver ngayong buwan sa January or February sa sunod na taon. At ang Philippine Army naman ay magkaroon sila ng bagong armas na ang tawag ay ATMOS o ito ay tinatawag na Artillery System. Galing ito sa Israel at ito ay para sa tinatawag na Coastal Defense Missile Launcher. Ang armas na ATMOS, ang kanyang artillery ay nakapatong sa truck para ito mag-increase ang kanyang mobility at mapaganda ang kanyang firing capabilities. Ngayon, balikan natin ang Philippine Air Force. Mayroon kasing tinatawag na multi-role fighter aircraft Horizon 2 acquisition project para sa Philippine Air Force bilang kasama as part sa 2019-2023 Horizon 2 phase of revised AAP modernization project bilang kasama as part of the 2019 and 2023 Horizon 2 phase of revised AAP modernization program. Ang program na ito ay para sana makakuha ng mga bagong multi-role fighter o tinatawag na MRF para ipalit sa mga lumang eroplano. So ngayon, dalawa ang pinagpilian, yung sa CAEB or SAB GES-39 Gripen na galing sa Slav Republic or ang F-16E gawa ng Lockheed Martin sa US. So, noong July 2018, ang Slovakian fighter ay nagkaroon ng competition between sa F-16E at sa GES-39 Gripen C. So, ang resulta ay ganito. Ang offer ng Slovakian Republic ay mas maganda dahil mayroong tatlong opsyon. Pwede bibilhin ang eroplano, pwede rentahan, tawag na rental leasing, at ang bayad ay mag-span ng 10 years. Kasama nito ang simulator, ang delivery, at kaya nila mag-deliver hanggang 20 months lang pagkatapos ng signing of contract. Samantalang ang Lockheed Martin sa kanilang F-16E ay purchasing lang dahil hindi ina-allowed sa kanilang US legislation ang pag-rental at leasing. At ang bayad ay abot hanggang 5 to 7 years lang, so mas maiksi ikumpara sa Gripen. At ang flight simulator ay kasama sa delivery. Ang kaso lang medyo may katagalan dahil umabot hanggang 5 years ang delivery pagkatapos ng contract signing. So mas matagal ito kumpara sa Gripen. So mas matagal ito kumpara sa GES Gripen. Pero siyempre mas maganda ang Lockheed Martin, yung F-16C nila. Siyempre mas maganda yung eroplano ng F-16 gawa ng Lockheed Martin. Kaso lang, medyo matagal ang pagkatapos nito at saka mahirap din ang proseso. Kailangan pa ng Congress approval o ano pang mga proseso sa US. At sinabi naman ni Defense Secretary Delphin Lorenzana na ang offer ng GES Gripen ay ang kanilang kukunin. So hanggang doon na lang, hintayin na lang natin. Kung, kasi 21 ito na eroplano na kukunin ng
Philippine Air Force.